Hanggang saan ang kaya mong gawin para tustusan ang iyong pamilya? Ang isang tatay, nagpatato sa noo dahil sa nakitang challenge sa social media na may kapalit na pera. Pero, April Fool's prank lang pala ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journo Merrimon Reyes. Sa hirap ng buhay ngayon, ilan sa mga kapatid natin gagawin lahat para lang kumita ng pera. Pero paano kaya kung yung alam mong pera na, prank lang pala? 100,000 pesos kapalit ng tattoo sa noo? Yun ang post ng isang takoyaki store kasabay ng April Fool's Day noong April 1. Pero laking gulat nila nang may magseryoso sa kanilang post. Nag-comment agad ang isang Ramil Albano nang may larawan na nagpapatattoo na siya. Para makontrol ang sitwasyon, agad na binawi ng takoyaki shop ang post at sinabing hindi sila accountable sa pagpapatattoo sa noo ni Ramil. Pero iba ang sinasabi ng ilang abogado. Meron tayong batas na civil code at nandoon sa provision na sa 1479 naman, nakalagay na yung unilateral promise, kapag ina-accept, may obligasyon doon sa nangako, natuparin yung kanyang pangako. Hindi pwede sabihin, ay, it's a prank. Hindi pwede yun, ha? Kasi in-accept ko yung unilateral promise mo at sa ilalim ng ating batas, you are now obligated. Para naman sa ilang tattoo artists and enthusiasts, kaduda-duda man sa ilan ay mukhang legit ang tattoo. Pero pagdating sa ganitong risk-taker na tattoo, mayroon namang guidance na binibigay ang mga artists para sa impulsive thoughts ng clients. Tatanungin mo siya, kung design na to, anong meaning, para saan to, so malalaman mo kung para saan yung papatattoo niya. After noon, syempre, convincing mo siya bakit ganito yung ipapatattoo mo, saan natin ito ilalagay. So pag nandun na, syempre, sa noo pa. Tatanungin mo sa noo, ba't ilalagay sa noo? Kaliwat ka ng mga negosyo naman, ngayon ang lumalapit kay Mang Ramil para bigyan siya ng pera. Ang isa pa nga, binibigay ang buong 100,000. Gagamitin daw sana ni Mang Ramil ang pera para sa pag-aaral ng anak niya na may Down syndrome. Kita mo lang yung post. Yung ilang, yun sa ano lang, sa may gitna. So walang, tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo ano, kuya, anong, ba't mo na naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Para sa bunso kong anak at saka sa ano, pang-intuition ng anak ko. Mismong owner ng viral na takoyaki store ang pumunta na rin kay Mang Ramil para ibigay ang reward nito. Hindi lang nasabi kung magkano. Inalok din nilang ipatanggal ang tattoo sa noo pero tinanggihan na ito ni Mang Ramil. Ano tayo ng magbubura? Papabura mo o hindi na? Hindi na. Comment naman ang ilang tattoo piercing artists and enthusiasts sa ginawa ni Mang Ramil na nagpatattoo para magkapera. Well, I don't have a child yet, but if my brother or one of my parents has a disability and that's the only way that I could provide for them, then I would definitely do it. Hindi naman masama makipagbiruan, pero kapag may nasaktan sa ating biro, sana naman ay ating panagutan. Mobile Journo Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.